So ayun no. Anyo, what's up mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis no. Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate The Vlogs, Kalingap Rab, Rowell of Malala, Rachel Morales Vlogs, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at ang ating po mga Kalingap Partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga mga Kalingap at Kabagis. No? For today's reaction video, gawa natin ng reaction at muli po, pagbibigay ng opinion dito nga po sa part 3 ng tulong serie no? ni Rowell of Malalag dito po sa pamilya nila Lourdes. Yung eagerness ni Dodong Rowell na mailipat po ang magkakapatid o ang pamilyang ito sa isang mas disente at maayos na bahay ay talagang parang pina-fast track niya po, no? Mga kalingap at kabagis, no? Dahil ang main concern dito is yung security po ng mga bata. Lalong-lalo na meron pong dalawang babae at mga dalaga na po. At alam naman po natin, base po sa istorya ni Tita, noong part 1 at ng part 2, ay medyo may problema po ang kanilang nanay. Lalong-lalo na po, no? Sa pakikihalubilo, sa mga taong nakapaligid sa kanya. At ito yata ang reason kung bakit nagkaroon silang problema ngayon, no? Silang magkapatid. Itong nanay ni Lourdes tsaka yung tita niya. Which is magkapatid po sila, no? Mga kalingap at kabagis. Na kung saan, di umano, itong time na bumisita po itong si Rowell of Malalag at ang kanyang staff dito kila Lourdes ay nagkabaranggayan po, no? Mga kalingap, mga kabagis, mga kalangga nation natin, nagkabaranggayan ang magkapatid. Hindi ko lang po matukoy talaga dito po sa video ito kung ano po yung reason kung bakit po ipinabaranggay ng nanay ni Lourdes ito pong si tita. At base na rin po sa pahayag ni tita ay parang pinagdudugtong-dugtong ko po yung scenario eh, no? Parang nakikinit ako pong reason kung bakit po na ipabarangay ito pong si tita ay dahil sa mga udyok ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mga kapitbahay, yan. Kadalasan naman po ganun. Dahil sabi nga po ni tita ay yan po ang isa sa malaking problema ng kanyang kapatid, no? Dahil nga po medyo may problema sa pag-iisip ay makuan siya, madali siyang mapaniwala sa mga sabi-sabi na mga taong nakapaligid sa kanya, yung nauudyukan siya. Although nung una nga daw po, talagang masaya naman po ang banding nila magkapatid. Pero nowadays, dahil nga po yung si nanay ni Lourdes ay palagala, ika nga, at madalas makihalubilo daw sa mga nagiinumang lalaki, ay ito na nga, naiimpluwensyahan ang kanyang desisyon regarding nga po sa, siguro po, sa kustodiya ng mga bata or para sigurong, ito ah, sariling interpretasyon ko lamang po ito. Parang siguro po mula nung tumulong itong grupo nila Rowell of Malalag dito ay nabubulungan, no? Ang mahiwagang salitang bulong. Nabubulungan itong nanay ni Lourdes na siguro itong si tita ay parang siya ang makikinabang dito sa tulong na ibinibigay ni Rowell of Malalag. So parang kwan po, naging clouded po ang desisyon ni nanay at ipinabarangay po ito pong si kwan, si tita. So yun po yung kwan, yun po yung ikinasasakit ng damdamin ni tita, no? Dahil nga po syempre sarili mong dugo, tapos ganun pa ang gagawin sa iyo. Although ang plano po talaga ni Dodong Rowell is pagsamasamahin sila sa isang bubungan. Pero sa nakikinita po natin ay parang ayaw na ni tita na sumama sa kanila. Which is parang nakakalungkot naman po dahil po mga kalingap at kabagis ay alam naman po natin na base nga po sa kwento simulat sa pool pa lamang po ay yung pag-aaruga at pagtulong dito sa mga magkakapatid ay talagang ibinigay po ni tita, no? Mga kalingap at kabagis.
dito po sa pamilyang ito. So ito mga kalingap at kabagis, no? Pakinggan natin yung statement ni tita kung bakit ayaw niya nang sumama kung sakali mong i-relocate ito pong magkakapatid na ito kasama po ang kanilang nanay. So narito po yun. Bali na lang po ako, wag na po ako. Pakiusap po lang po sa inyo, sila lang mag-iina. So ito po yung time na sinasuggest niya or sinasabi niya kay Dodong Ruel na kahit wag na daw po siyang tulungan, yun na lang daw pong mag-iina. Yung nga pong sila Lourdes at ang kanyang nanay. Mapagsama lang sila sa isang bubong at obserbahan din po ninyo kung ano ang buhay nila pag wala sila sa piling ko. Kaso ang problema dito, tita, no? Gagaya nga na naikwento mo nung una, para layas ang nanay, kahit ba mailipat mo yan sa ibang lugar, kung ganun din naman at ganun ang kanyang gagawin, ay baliwala din po yung pag-relocate sa kanila. Dahil kayo naman po ang laging tumitingin sa mga magkakapatid na ito. Sabi mo nga, mula nung sila pa'y mga bata pa, mga sanggol, ika nga. Para naman po ang hirap ipagkatiwala sa nanay na may problema po sa pag-iisip, kung ganun po magiging setup nila. Sayang naman po yung effort na ibibigay o yung tulong na ibibigay ng mga sponsor kung ganun po ang gusto ninyong mangyari, no. So sana po, no, i-consider niyo rin po yung welfare ng mga bata kahit hindi na po kay nanay, dahil nga po syempre matanda na rin siya. Although hindi po natin po pwedeng sabihin literal na may sarili na siyang pag-iisip at desisyon, dahil yung nga po yung nagiging issue ngayon ay sana huwag maging sarado ang desisyon mo regarding sa pagsama po dito sa mga magkakapatid na ito. So, papatuloy po natin. Mahingi po ako ng certification sa DSWD na hindi na po ako sa kanila magigialam. Dahil sila naman po ay may tumutulong. Ako ang sinasama. Yeah. Hindi naman yung kwan eh. Hindi, ang issue dito ay hindi naman kesyo may tumutulong na ay bibitawan mo na. Kasi minsan, ikaw na nakakaintindi sa pangyayari, ay dapat ikaw pa rin yung manguna, dahil ikaw yung may masasabi nating mas tuwid ang takbo ng pag-iisip at mas mayu-utilize mo kung ano man yung tulong na pwedeng ibigay dito po sa magkakapatid na ito at sa ate mo. Dahil, let's say, inisponsoran nga, tapos wala ka naman doon na masasabi natin makakapag-manage ng mga tulong na ibinibigay, ay sayang din. Baka ang gawin pa ng nanay nila Lourdes, ipang-inom pa yan at ipang-jamming doon sa mga nakakahalubilo niyan, taong nakapaligid sa kanya. Sayang, magiging sayang lang po talaga ang tulong. Gusto ko naman po may ahugulin sa kahirapan ng mga anak ko, kaya gusto ko lang po ay maghanap buhay din ako ng para sa dalawa kong maliit. Dahil pag hindi po ako magtatrabaho, kawaawa naman yung dalawa kong anak, pag puro sila na lang na sila. Para kasi nga lumalabas dito, no, mga Kalangga Nation natin, is parang isinet aside niya na yung kanyang personal na buhay at ang kanyang mga anak para po matulungan ito pong mga magkakapatid na ito. Nasitingin ko naman po pwedeng pagsabay-sabay, no, tulungan mo ang iyong mga anak, tulungan mo ang iyong mga pamangkin, at andyan naman yung tulong na ready pong ibigay ni Ruelop Malalag at ng kanyang mga sponsors. Halos uniform ng dalawa kong anak, hindi ko na mabilhan dahil hindi ako makatrabaho ng maghapunan. Dahil sila ang binabantayan ko. Mabuyo akong umalis ng bahay. Pag uwi ko, surumbungan, arawayan sila, arawayan. Normal naman po sa bata yan. Lalo na po sa mga nagdadalaga, nagbibinata. Adolescence periods na ika nga ay hindi po natin maiiwasan yung ganyang klase ng setup na nag-aaway, nagkakatampuhan. Parte po yan, no, ng development ng adolescence. Hahabulin pa yung dalawa kong anak nito. Dahil sa biro nito, biro lang dito, inahabol, binabato niyan yung anak ko, sinasaktan niyan. O, yun po ang kwan dito, magiging problema dito kung iiwan niyo po sila. Diba? Kayo na rin po ang nagsabi na pag hindi po
nagugustuhan ng biro itong nanay nila Lourdes ay namamato. So nagiging violente po siya. Hahayaan niyo po ba na dumating sa punto na muling mangyari yon, na hindi niyo na po nasusupervise itong mga pamangkin ninyo? Sasabihin ko na naman, pangit po yun. Kaya yun po ang pinoproblema ko. Ay kung madisgrasya naman yung dalawa kong anak, paano naman ako? Ang dahil sa kapapokus ko sa kanila, ayan yung dalawa kong anak. Wala, wala kahit ano din. I think the best way, no, mga Kalangga Nation natin, na ang gawin para kay nanay, no, ipatingin muna sa espesyalista. At hanggat maaari, yung kustodiya o yung pangangalaga ng mga bata, sila Lourdes, ay dapat nasa sayo pa rin. Kasi nga, kung titignan po natin, kahit pagbalibalik na rin po natin, ang sitwasyon ay mentally incapacitated para po mangalaga ng kanyang mga anak, ito pong nanay nila Lourdes. At kayo lamang po ang nag-iisang kamag-anakan nila dyan na pwede pong makatulong, no, para po sa mga kapatid na ito. Hanggat hindi po nakaka-recover or sabihin na nating nare-rehabilitate ang kanilang nanay sa kanyang mental state as of now, ay dapat nandyan po kayo para pumalili po or gumabay sa mga sa mga batang ito. Lalong-lalo na po, minor de edad. Sana ay take consideration nyo pa rin po yun, Nay. Lang naman po ang hinihingi ko sa inyo, sir. Sana po ay tatumpisahan nyo pong matulungan yung kapatid ko. Kayo na po ang bahala. Alayon na lang po ako. Dahil malaki na si Lourdes. Kasi alam nyo, tita, yung pagtulong naman po, yung pagtulong dito po sa mga magkakapatid na ito, not necessarily pag sinabi mo pong tutulungan, ay yung pagtulong po hanggat momonitorin mo araw-araw, di ba? Mahirap po sa side ng charity vlogger yan, no? Pinabahayan mo na, binigyan ng tulong financial, tapos araw-araw imomonitor mo kung ano yung kanilang well-being. Ang main purpose po ng pagtulong sa mga kababayan po natin is to initially start up yung kanilang buhay. Ginagabayan mo, inaalalayan mo sila habang hindi pa nila kaya. Hanggang sa dumating yung time na pagkaya na nila, then that will be the time na pwede na natin silang i-let go. Hindi po ito parang gamot sa high blood na parang maintenance na panghabang buhay, iika nga. Kumbaga parang pinupunuan lamang po ng isang charity vlogger yung mga pagkukulang, kung ano man yung kulang noong mga time na iyon, para po makapagsimula po muli sila sa kanilang buhay. Hindi mo po pwedeng sabihin sa charity vlogger na ikaw na ang bahala dyan. Dahil kayo po ang kamag-anak na sabihin na nating may kapasidad para pangalagaan sila. Kaya sana, no, tita, total, ikaw naman yung nasa wasto ang pag-iisip, no? Ikaw ang umintindi doon sa kapatid mo kung bakit siya nagkakaganyan. At kagaya nga po na sinabi ko kanina, I think na dapat po talaga, no? Siguro sa akin lang po ito, mga Kalingap at Kabagis, no? Bago masimulan yung pabahay, bago po masimulan yung pabahay na plano po ng mga sponsors at ni Ruelok Malalag, ay i-take consideration po muna nila yung pagpapagaling or paggagamot ng karamdaman nitong sinanay. Para mas maganda naman po, no, na pag siya po ay nakarecover na, tapos pwede nang ipagawa yung bahay. Or sabihin na natin, pag i-turn over na yung bahay, ay iba pong nanay ang makikita natin. Isang nagbagong nanay, isang nagamot na nanay na kaya na pong kwan, alagaan ang kanyang mga anak. At kayo po ay hindi na rin po magdadalawang isip na makisama sa iyong kapatid. Dahil po, nagamot na siya. Yun lang naman po ang gusto kong kwan dito. Bigyan ng emphasis, ika nga, sa sitwasyon ng mga magkakapatid, sa sitwasyon ng iyong ate, at sa sitwasyon ng pamilya mo rin. Pwede naman kwan, eh. Pwede naman magsabay-sabay yan na masolusyonan. Pero sa tingin ko po, hindi po solusyon yung kayo po ay lalayo at iiwan at ipapaubaya na lamang po sa charity vlogger yung buong welfare po ng mga magkakapatid na ito. So yun na, mga Kalingap at Kabagis, yung po ang aking opinion, reaction dito nga po sa statement na ibinigay ng tita ni Lourdes, na kung saan ay parang talagang
sarado pa rin po ang kanyang isipan as of now na hindi po sumama sa pag-re-relocation pansamantala hanggat hindi po napapabahayan ito pong magkakapatid na ito. Sana no mapanood ng tita ni Lourdes itong reaction video na ito at mapag-isip-isip o mapagtanto-tanto yung mga bagay na dapat ikinukonsiderate niya rin sa paggawa ng kanyang desisyon. Kaya mga kalingap, mga kabagis, kalangganisyon natin, ano po ang inyong masasabi o opinion din po dito po sa plano ni tita na huwag sumama doon po sa apartment na hanapin pansamantala nila Dodong Ruel hanggat sila po ay hindi pa po napapabahayan. Comment nyo po sa ating comment section mga kalingap, mga kabagis. So yun nga mga kalingap at kabagis, na muli maraming maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Royal of Malala, Gracian Morales Vlogs. No? Supportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. No skip ads, mga kalinga at kabagis. No? At ganoon din po, pakisubscribe na rin po ang ating YouTube channel at ang ating FB page, pakifollow and like, na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may red banner pong Jubilito TV Official. So, hanggang dito nila mga kalingap at kabagis, no? Jubilito TV Official, proud member po ng Team Coos at ng Karepa Year 2024. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first, God bless po. Bye!